Kasunod ng mga paghahanda at mga paglilingkod ay nagsagawa ng malawakang pangangaral sa Candon City, Ilocos Sur ang mga Adventista sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division, Adventist Layman Services and Industries o ASI. Sa temang Revelation of Hope, ang nasabing pangangaral ay pinagpalang umakay sa madaming mga tao sa pagbabautismo. Si Mike Daniel Subala para sa Balitang May Pag-asa. Mga bisyo ko na naranas ko. Sobrang hirap talaga. Pati buhay ko noon, muntik nang nagkasira-sira. Hindi maitatanggi na laganap ang ganitong suliranin sa ating pamayanan. Kaya nga't nasilip itong pagkakataon ng ASI dito sa NLM na magdaos ng Revelation of Hope Seminar dito sa Candon City, Ilocos Sur. Kaya nga minabuting ang tema ng ASI Evangelism ay Revelation of Hope. So kailangan natin, dahil ang Revelation 14, 6-12, ayun po ang nakatalaga sa ating mission statement. Kaya sinagsabi po doon, the mission of the Seventh-day Adventist Church is to proclaim the gospel to all people in the context of Revelation 14, 6-12, leading them to accept Jesus as their personal Savior and to unite with His church and nurturing them in preparation for His own return. Nakitang pagtutulong-tulong sa nasabing pangangaral. Ito po ay pinangungunahan at sponsored po ng ASI from SSD sa pangunguna po ni Pastor Segundino Asoy with the collaboration of NPUC at ng NLM at ng ating mga medical students and Voice of Youth from EUP. Yan. At maliban doon ay nagkaroon po ng nagkandak po tayo ng mga crusade sa mga area. At ang nabautismuhan ay more than 50. At tapurihin po talaga ang ating Panginoon dahil naging matagumpay ang ating crusade sa dakong ito. Ang nangyaring pagbabago sa buhay ng Castillo family ay patutuo na dakilang pag-ibig ng Diyos. Papasalamat ako sa Panginoon dahil binago niya na rin ang buhay ko. Hangarin ng ASI na maging kasangga ang Seventh-day Adventist Church. Kaya nga ang mga nakahanay na programa sa taong 2023. Ang ASI ang sumusuporta sa gawain ng Ebanghelyo sapagkat malaki ang kanilang gampanin. Sila ay supporting ministry ng iglesia. Second leg ng iglesia ang ASI para lumago at may taguyod ang gawain ng Ebanghelyo. Now we decided with the SSD and the NPUC and my director in NLM na ang susunod na program magiging crusade namin dito is this coming year. Sponsored pa rin si Pastor Asoy at kasama din ang health department. Naghahatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News.